Kung tayo mismo ay ligtas na, how about our families? Ligtas na po ba silang lahat? How about our relatives? How about our friends? How about our neighbors? How about our barangay? Sabi nga po ng Book of Ezekiel, tao, kapag hindi mo pinaalalahanan yung mga taong nakakahalubilo mo sa kanilang kasalanan at ito'y namatay, sisingilin ko yan sa iyong mga kamay. Pero kung pinaalalahanan mo sila at hindi naman sila sumunod, wala ka ng pananagutan. At yun yung ating pananagutan sa ating kapwa. At welcome po sa inyong lahat. Welcome everyone sa ating second service. And hopefully ay magkaroon tayo ng tinatawag na Taglish na service ngayon for the benefit of our brother here na nagpunta ngayon sa lugar na ito. Yan. And bago po yun, tayo po muna yung muling umawit. Yung pour out your spirit, Lord, over this place. Hallelujah. Yan. Tayo po lahat ay tumayo. Let's all stand the presence of our Lord and let's sing this song. Pour out your spirit over this place, Lord. Hallelujah. Pour out your spirit. Yes, Lord. Pour out yes. Your spirit. We welcome you over this place, God. Yes, Lord. Pour out your spirit, Lord. Pour out your spirit. Pour out your spirit. Pour out your spirit. Oh, one more time. Pour out your spirit, Lord. Pour out your spirit. Pour out your spirit. Pour out your spirit. Pour out your spirit, Lord. Pour out yes, your spirit. Pour out your spirit. Pour out your spirit. Oh, spirit moves. Spirit moves. Yes, Lord. In this temple. Over this place, Lord, and over the lives of your people who sought first your kingdom and your righteousness this morning. Yes, God. Hallelujah. Oh, we thank you, Lord, for this great privilege, oh God, once more, of being here in your presence, oh God, of being here in this place, Lord, to give you praise, to give you glory, to give you thanksgiving, O God, in the mighty name of Jesus. And continue, Lord God, to take charge over this service, Lord.
Continue to be our teacher, our programmer, O God, and continue to hide me in the shadow of thy wings, and let thy only name be magnified, be glorified, and be exalted, Lord God, upon our midst today, Lord, in the mighty, mighty name of Jesus. And into thy hands, Father, we entrust to you this service, Lord God, even the very words, Lord, na patuloy namin pagbubulay-bulayan sa umaga ito, O Diyos. Continue to bless your words, O God, and may this be serve as a new na antas ng aming pagsamba at pananampalataya sa iyo, O Diyos, in the mighty name of Jesus, O God. And to you, we entrust everything, even the remaining hour of this service, Lord, at lahat ang ito, Panginoon, ay sa iyo lamang namin iniuukol, Lord God, at itinatalaga, Panginoon. To you be all the glory, the honor, and the praise. In Jesus' name, this we pray, and everybody agree and say, amen and amen. Hallelujah! Pakibati nga yung katabi at pakisabing, I'm glad you are here. Yan. Glad po ba talaga? Yan. Yan. And today, meron na naman po tayong panibagong tema. Every month, we have a new theme. And this month of July, we have a new theme. And that theme is Revival, a Call to Intentional Soul Winning. Yeah. Pag sinabing intentional, ano sabi pong naiisip natin? What do we think? Yan. If we say intentional, sinasadya. Yan, no? Sinasadya. Naalala ko minsan may mga pagkakataon, di ba? Minsan hindi tayo, kumbaga ay nabangga kumbaga ay nakaisip o nakarinig ng hindi magandang salita. Hindi sadya. Sa yan ang narinig natin, hindi sadya. Pero this time, sa ating pag-aaralan, ang sabi po, we have intentionally win souls for Christ. Amen po ba? And ito po yung worthwhile work in the world. Ito daw po yung, kumbaga ay, kapakipakinabang o napakagandang gawain sa mundo. Ang mag-win ng soul. Amen po ba? According to Proverbs chapter 11, beginning verse 30, net version, the fruit of the righteous is like a tree producing life. And the one who wins souls is wise. The question is, who are wise here? Just say, I am. Lahat ba tayo wise? Oo, dahil pinili na tayo ng Lord, kaya nga tayo nandito eh, di po ba? Dahil maraming bagay noong tayo hindi pa nakakilala sa Lord, pag-araw ng Linggo, nasaan tayo? Kung hindi sa mall, nasa outdoor or outing, kung hindi nasa ibang lugar. Pero praise God, because He has arrested us and bring us here to His presence sa kanyang church. Amen po ba? And that is why you are called wise. Amen? Wise po ba tayong lahat? Amen. What is soul winning? Ano nga ba yung kumbaga ay so, kasi minsan may mga tao dito pilosopo. Pag sinabing soul, saan? Di ba yung soul, hindi daw nakikita. No? Parang spirit. No? Kaya pag sinabing soul, tayo mismo, nagsasabi na tayong merong kasamang katawan. Yung soul. Kasi pag sinabing soul, hindi yung nakikita. So, ang ibig sabihin ng soul winning is yung mga taong wala pang tunay na pagkilala sa Diyos na dadalhin natin sa presensya ng ating Panginoon. So, what is soul winning? It is, sabi nga pong ganon, preaching the Word of God, giving someone an opportunity to give their lives to Christ and save them from going to hell. So, alam natin na dalawa lang ang destinasyon ng tao pag wala na siya dito sa mundo. It's either heaven or hell. Walang in between. Kasi may mga religion na they preach
purgatory. Pero sa Bible nating hawak, pakitingnan niyo yung Bible. Ganyan niyo na ba siya kaalam o kabisa, no? Meron ba kayo nabasang purgatory? Wala, di po ba? Wala. No? Pero doon sa narinig ko lang ayon sa aming pinag-aralan noon na yung mga Roman Catholic Bible, meron silang in between yung addendum nila na 14 books na hindi nakasama sa buo nitong 66 books of the Bible. And meron doong turo na parang patungkol doon na sa purgatory, pero hindi natin 'yon ina-adapt sa ating iglesia or in our church. Amen po ba? Through this, sabi nga po ganun, the person can become a child of God, enjoy His goodness and inheritance. Even while on earth, it is rescuing the perishing and saving the dying. It is called soul winning. The question is, kailan tayo huling namingwit ng soul? When was the last time that we invited souls to Christ? Uy, wala. Kailan tayo huling nag-imbita at nagsabing, ay, masarap ang maging isang Kristiyano. Baka ang atin ngayon ng, kumbaga ay, katwiran is, basta ako, born again na. Bahala na kayo. Kailan ba yun? Hindi po dapat, di ba? Kasi ito yung one of the desires of Jesus. And the thing before He goes to heaven is the Great Commission. Amen po ba? And each and every one of us is entitled to do that. Hindi lang ang pastor, hindi lang yung leader, hindi lang yung mga CMTs, no? Kundi each and everyone na tinubos ng dugo ng ating Panginoong Jesus. Amen po ba? Reasons why we need to do intentional soul winning. Yeah, mga rason, mga dahilan kung bakit kinakailangan daw po natin gawing intentional. Yan, ang pagmamalakaya. Ah, tama ba yun? Pamimingwit ng soul. Ang hirap pag Tagalog, eh, no? Mas madali pag Ingles. Ayan, intentional soul winning. Number one, this is the commission of the church. Ayan, sino ba yung sinasabing church? Say, I. We are the church. No? So, intentional kasi pinangako ay sinabi yun ni Jesus sa atin. Ibinili niya yung siya pumanik na ng langit. No? At ito yung mga gagawin natin. Di ba? Mababasa po natin yan sa aklat ng Matthew. No? Yung tinatawag na the Great Commission. No? Na hindi lang ang pastor, hindi lang ang preacher, hindi lang ang mga worker, ang mga leaders, or ang mga tagapanguna, ang may karapatang mag-win ng soul, kundi each and everyone of us. Kasi, kumbaga, ito yung ating part para matawag na Kristiyano. Amen po ba? Pangalawa, the second, this is the mandate of all who profess to be Christians. Mandato raw po ito ng lahat ng sasabing sila ay mga Kristiyano. Totoong Kristiyano. Dahil baka sinabing totoong Kristiyano. Marami sa labas, pag lumabas tayo, na Kristiyano ka ba? Oo naman, Kristiyano ako. Pero tingnan mo yung way of life. How they live, di ba? Nagiging mouth service lang ang pagiging Christian and not yung kanyang totoong, kumbaga ay pagiging Kristiyano. Amen po ba? Pangatlo, reasons why we need to do intentional soul winning, this ought to be the lifeblood of every apostolic believer. Kumbaga, yan na yung nananalaytay. Wow, lapit ang lalim. Nananalaytay sa ating buhay Kristiyano.
Amen. At hindi ka masasabing Kristiyano kung wala iyan sa iyong sistema bilang isang Kristiyano. Parang katulad din ng physical na nakatawan. Pag wala ang dugo, patay. Patay ang tao, di ba? So, ganun din po sa ating buhay Kristiyano. Na hindi tayo matatawag na tunay na Kristiyano o tunay na mananampalataya kung wala sa sistema natin yung tinatawag na soul winning. So ngayon hindi na lang soul winning eh, meron ng intentional. Bakit kaya sinabi intentional? Sadyain na daw po. Kasi bakit? Kasi marami nga pong Kristiyano sa ngayon ala ng pakialam. No, pag siya na born again, at yung kanyang pamilya na born again, bahala na kayo dyan, basta kayo ligtas. No? Sad to say, hindi po ganun ang JIL people. Amen po ba? Sabi nga po ganun, having been reconciled to God, the committed Christian does not live in isolation from the world. Kung ikaw ay committed na Kristiyano, no? May pakialam ka sa iyong kapwa. Amen po ba? Dahil we are the extension of Jesus. Dahil alasan na si Jesus ngayon. Where is Jesus now? He is in heaven. And we are His witnesses here on earth. Noong tinanggap natin siya bilang ating Diyos, Panginoon, at sarili nating tagapagligtas. No? So, tingnan mo ngayon katabi mo. Kamukha nga ba talaga ni Jesus? Ayan. Hallelujah. Nakikita ba talaga yung aura ng ating Panginoon sa kanyang buhay? Dapat. Di ba? Dapat. Kasi para nang sa gayon eh, meron silang nakikitang kakaiba sa iyo na hindi man maipaliwanag pag nagtatanong, no? Meron kang kakaiba eh. No? Meron na bang nagsabi sa inyo ng ganyan? Yan. Di ba? May kakaiba sa'yo. Hindi lang ma-describe kung ano. Pero that is yung glory ng God. Amen po ba? Kaya sabi ko, tingnan nyo yung katabi. Meron na bang tinatawag na halo? Yan, tulad ng angels. No? At sabi pa pong ganun, he understand that he is God's representative and that the greatest favor he can do for others is to introduce them to Jesus Christ. Ayan. Ikaw at ako, kapatid, na nakakilala at pinili ng ating Panginoon sa kalipunan ng napakaraming tao sa ating paligid, no? Binigyan ng espesyal na pagkakatawag to introduce Jesus. Naku, paano natin i-introduce? Yan. Ang tanong, araw-araw ba natin binibisita yung love letter ng Lord sa atin? Para nang sa gayon, makilala natin siya ng personally and deeper sa ating mga buhay. Kasi yung Bible eh, nagsasalarawan at naghahayag kung sino ba si Jesus para mas lalo pa natin siyang makilala. Amen po ba? Sabi nga pong ganun, why some Christians do not win souls? Bakit nga ba yung ibang mga Kristiyano, hirap na mag-win ng soul? No? Ilan po ba dito sa atin ang, kumbaga, meron ng maraming tanchan? Tanchan. Yung crown of souls na dinala natin sa harap ng Panginoon. Diba? Aside from yung inaasam-asam nating marinig pagharap natin sa ating Panginoon na sasabihin ganong, well done, good and faithful servant. Wow, ang sarap, no? Yun yung ating pinagpapagalan dito. Yun yung ating binibigyan ng pansin. Yun yung ating, kumbaga, ay pinag-uukulan ngayon ng panahon. Kasi ang lahat ng ito, ang ating pag-attend sa ating NOP, sa ating midweek, sa ating Sunday services, sa ating mga Bible studies, no, is in preparation for our heavenly abode. Doon tayo eh. No? Kasi pagdating doon, wala na tayong Sunday service na aatinan. Amen po ba? Wala na tayong midweek. No more NOP or night of power. No more Sunday services.
We can only do yung mag-praise and worship to our God. Nothing more, nothing less. Together with the angels of the Lord. Amen po ba? Kaya dito pa lang, handa na natin yung ating mga boses. Amen po ba? Kahit hindi na appreciate ng iyong katabi yung boses mo. Diba? Ako po may nagsabi sa akin, ang boses ko daw parang pinupunit na yero. Opo, totoo po yun. Di ba ako nagbabalik? Parang pinupunit na yero. Pero wala na po siya dito ngayon. Nasa abroad na siya. Yan. Hindi niya alam na kahit pa paano na-develop naman, hindi na pinupunit na yero. Parang papel na lang. Di ba? Pero ang katwiran ko, hindi naman kayo yung kinakantahan ko eh. Si Jesus. At si Jesus ang nagbigay ng boses na ito. Kailangan niyang ma-appreciate. Diba? Meron kang magandang boses pero hindi mo naman pinapadinig sa Lord. Iba ang kinakantahan mo. Iba ang inaawitan mo. What's the use of that beautiful singing voice if it's not for the Lord? Diba? So, ano man ang meron tayong boses sa ngayon, no? Regardless kung sino yung nakikinig, basta ang focus natin, ang inaawitan natin ni si Jesus, sige lang, nang sige. Amen po ba? Kahit na kumikidot. Diba? So, why some Christians do not win souls? Yun nga po. Unang-una, there are too many distractions. Ano ba yung mga distractions kung bakit hindi tayo nakakawin ng soul? No? Ano ba yung mga katwiran na meron tayo? Why do we don't win souls for Jesus? What are those distractions that we have? Ang dami talaga dito sa mundo. Kung hindi natin ipofocus yung ating paningin sa mga perishing souls, hindi talaga tayo makakawin ng soul. Dapat nandoon yung tinatawag na compassion, yung love for others, love for sinners. Not for the sin, but the sinners. Amen po ba? Next, the big need among brethren becomes soul conscious, no? Nakakahiya. Kasi baka mamaya, ano yung mga iniisip natin kaya hindi tayo nakakapag-win ng soul. Inuuna na natin yung consciousness na baka maya, sabihin nitong win-win ko eh, hey, dati ka rin ng ganyan eh. Pero konti pa lang yung nakita ang pagbabago sa'yo, no? Pero dapat ay, nung tayo nakakilala sa Lord, tayo nagsuko ng ating buhay sa Lord. We have to turn away from kung ano yung nagbibigay ng sakit ng loob ng ating Panginoon. Amen po ba? And Satan is always there to lure us o para tuksuin tayo, no? Kaya nga sabi ng kanta, oh tukso. Diba? Layuan mo ako. Ay, kaya nga tinawag na tukso eh. Hindi yan lalayo. Ikaw ang lumayo dapat. Amen po ba? Kaya nga tinawag na tukso dahil eh. Ay, tukso. Eto ako. Diba? Sabi ng tukso. Ikaw naman ay nakikiayon. Hindi ganon. Dapat ay tayo mismo ang lalayo sa tukso. Amen po ba? So, another reason why some Christians do not win souls, we are afraid to be rejected. Ayan. Meron na bang nakaranas dito sa inyo na ma-reject sa kanyang pag-i-invite? No? Kahit na ganun, invite pa rin ang invite. Ang dami-dami pa rin dyan sa paligid. Amen po ba? Kung meron isa, dalawa, tatlo na nag-reject sa'yo, meron pang napakaraming nag-aantay. Amen po ba? Dito nga sa labas, alabas tayo, mas marami ang tao na hindi nakakakilala sa Lord ng personal kesa sa mga tao na narito sa loob. No? Pero gayon pa man, sabi nga pong ganun, kung wise ka, yan, wise tayo, di ba? We have to win soul. Amen po ba? And the next,
why some Christians do not win souls? We are too caught up in materialism and the things of this world. Masyado tayong naging busy sa mga bagay-bagay sa mundo. Masyado tayong nagiging busy sa mga bagay-bagay na iniaalok ng mundo. Kaya ang nangyayari, nanineglect natin yung pag-win ng soul, which is one of the very foremost thing na gusto ng Lord para sa bawat isang tinubos niya ng kanyang dugo. Amen po ba? God empowers Christians to be witnesses. Yes. Naniniwala po ba kayo doon? Kaya nga ang ating Mother Church, lahat na lang ng kapamaraanan ginagawa at ibinibigay sa atin para hindi tayo madiscourage on our journey to heavenward thing. Di ba? Lahat ay ginagawa ng Lord. Sabi nga, sa kanyang salita, sa Acts chapter 1, verse 8, no? Kung gusto natin ng kapangyarihan or kalakasan, sabi ganun, "But the Holy Spirit will come on you and give you power. You will be my witnesses. You will tell people everywhere about me, in Jerusalem, in the rest of Judea, in Samaria, and in every part of the world." At dahil doon, nakarating sa Pilipinas ang gospel of salvation. Amen po ba? Congratulate mo ngayon yung katabi sa, "I'm glad that you have received that power of salvation." Pa? Nakakatuwa dahil hindi nga po lahat nabigyan ng pribilehiyo. Not everyone has the privilege to know Jesus and to be a worker in His ministry. Hindi lahat. Kaya yung nandyan tayo, yung nandyan kayo, no? It's a great privilege already. Lalo na kung nagpapagamit pa tayo sa ating mga sarili para sa ministeryo ng Lord. Amen po ba? No? Ako hindi ko akalain na ako'y gagamitin ng Lord in this way. Kasi sa totoo lang po, ako'y talaga napakamahiyain. Noon po yun. Noon po yun. Pero ngayon, sabi ko nga kanina, naku, pagdating dito sa assignment namin, itong BTC ang medyo, medyo, yan. Kasi sabi ko, mga elite yung mga tao dun eh. Kasi nga, knowing Pastora Shirley, talagang, magaling magturo at saka magaling mag-manage or mag-money obra ng kanyang mga flocks, no? Aral kami sa kanya doon sa Santa Ana, no? And what I am one of them. Kaya pag sinabing BTC, "Oh Lord." Sabahan mo ko, Lord, ha? Lalo pa nung may binalita pa si brother kanina na yun na nga. Hallelujah. Yes, Lord. Yes, Lord. And I know God will prevail. Amen po ba? Sabi nga po, if Jesus promised to make His followers fishers of men, it raises the question whether those who choose not to win souls are closely following the Master. Yeah. Kung tayo daw po ba ay sinabi ni Jesus na maging taga-bingwit na lang, taga-bingwit, mahirap yung isang Tagalog eh, taga-bingwit ng kaluluwa or ng tao, itinataas doon po yung tanong na yung mga Kristiyanong hindi, kumbaga ay nagwi-win ng soul, sumusunod nga ba talaga sa kanyang Master? Who is our Master? It's none other than Jesus. And Jesus alone, di ba? Sabi nga ni Charles Spurgeon, kilala natin si Charles Spurgeon, author, a great preacher, and author of many books, of Christian books. Charles Spurgeon once said, "If Christ has caught us, we must catch others."
Amen po ba? Kung tayo ay na-aresto ni Jesus, dapat umaresto rin tayo ng tao para kay Jesus. Amen. Ang tanong, kailan tayo huling umaresto ng tao? Kailan tayo huling nagdala ng tao kay Jesus? Hindi na matandaan? Hindi na matandaan? No. Eh, yun daw po eh, dapat eh, a way of life na natin bilang mga mananampalataya. That is our way of life. Sabi nga po ganun, facts on soul winning. Yan. Mga, kumbaga ay kaalaman patungkol sa soul winning. Soul winning is contagious. Ano nga ba yung contagious sa Tagalog? Nakakahawa. Ayan. Parang katulad kapag ikaw ay merong sakit at yung sakit mo ay nakakahawa, ikaw ay nilalayuan. Pero bilang mananampalataya, bilang Kristiyano, dapat daw po sa ating sistema, yung pagiging soul winning or soul winner ay contagious or nakakahawa. Sabi na nun, we want others to experience the spiritual peace and joy we have found by discovering Christ with us. Amen po ba? Every day, kaya tayo naririto pa, kaya pa tayo hindi pinapanik pa sa langit, kaya hindi pa tayo umuwi doon, kasi we are still in, kumbaga, under construction. Kasi pag perfect na tayo, sabi na ng Lord, sige anak, uwi ka na dito. Perfecto ka na eh. No. But still, at hindi pa rin, hanggat hindi pa dumarating ang ating Panginoon, we're still under construction. Amen po ba? Marami pang mga bagay-bagay sa ating buhay spiritual ang binabago, inaayos ng Lord para maging perfecto sa kanyang paningin. Amen po ba? The first disciples called by Jesus immediately followed him to catch people and win them for Christ. Sino ba yung first disciple? Hello? Parang iba ko din si Peter, di ba? Tsaka yung kanyang kapatid. Sabi ng Matthew chapter 4 verse 18 is a version. One day, Jesus was walking along the shore of Lake Galilee. He saw two men who were brothers. One man was called Simon, and he was also called Peter. His brother's name was Andrew. Their job was to catch fish. They were throwing their nets into the lake to catch fish. Jesus said to them, "Come with me and be my disciples. Then I will teach you how to catch people instead of fish." Verse 20, Simon and Andrew immediately put their nets down and they went with Jesus. So, ibig sabihin, sila yung unang disipulo ni Jesus. And so, verse 21, they continued to walk along the shore. So, soon Jesus saw two more men who were brothers. They were called James and John. They were in their boat with their father Zebedee. They were mending their nets. Jesus said to James and John, "Come with me." The brothers immediately left the boat and their father behind. They went with Jesus to be his disciples. So nung tinawag itong dalawang set na ito ng disipulo ni Jesus, wala nang tanong-tanong, ano ba ang inyong criteria? What is your criteria to be my disciples? No? What is your educational attainment? Wala pong ganun. Di po ba? And hindi rin nagtanong si Peter at saka si James and Andrew at saka si Peter na naunang tinawag, no? Na, anong gagawin namin, Lord? Saan mo kami dadalhin? Ano yung mga ipagagawa mo sa amin? No. Sila ay simpleng sumunod kaagad. Amen po ba? At dito sa atin, sa ating paglilingkod sa Lord, minsan, andyan na, nandyan ng lahat. Pati yung kapamaraanan, pati yung kumbaga gagamitin, nagiging paniki pa. Ba't ako?
No, laging ganun minsan. But, ba't naging paniki ka na naman? Di ba? Samantalang, it's a privilege to be in the ministry of the Lord. Amen po ba? So, ibig sabihin, there's something good in you na nakita ng iyong leaders. Amen po ba? Kaya pag napili ka, kapatid, kaya mo na bang humawak ng Bible study? Huwag ka magiging, ba't ako? Bigla lumayo. Ayun, naging paniki na. No? Wag po ganun. So, ibig sabihin, it's a great privilege dahil may nakitang kakaiba sa iyo. Amen po ba? Pangalawang facts on soul winning, the second part. Soul winning is exciting. Excited ba talaga? Excited ba tayong talaga? Yeah. The winning of souls is a surpassing privilege that brings great joy each time a soul is won by the gospel. Great privilege. Tsaka excited pa. Sino ba dito nakakita na dating nakikita mo yung taong yun hahapay-hapay sa daan. May dalang bote. No? Tapos naglalakad ng pasuray-suray. No? Tapos nakita mo isang araw, umattend ng church, uy, sino kaya nag-invite doon? Paano kaya siyang nakakilala? Paano kaya siyang nagpunta ng church? Wow! Diba? Di ba tayo naiingit sa ganun? No? Na nakakapagdala yung ibang tao ng kaluluwa for the Lord? Amen po ba? Sabi nga po ganun, if all the angels in heaven rejoice, why can you not rejoice over someone being saved? Imagine one sinner, all the heavenly host celebrates. Amen po ba? Dito nga lang pag may nag-birthday, hindi pa lahat . Na? Kahit pa sabi minsan buong barangay, hindi pa rin . Na? Pag meron kang nag-birthday, invite mo. Minsan may mga in-invite mo na, hindi pa pumupunta. No? Pero dito yung pinag-uusapan natin, soul. And, sabi nga, si Jesus mismo ang nagkukomand, meron akong anak na nagbalik. Dating nahiwalay, ngayon na nagbalik, magbunyi ang buong langit. Amen po ba? Dahil ganun kahalaga ang isang kaluluwa sa mata ng Panginoon. Sabi nga ng Luke chapter 15 verse 7 ERV version, in the same way I tell you, heaven is a happy place when one sinner decides to change. There is more joy for that one sinner than for 99 good people who don't need to change. Ito yung parang kwento kanina ni Sister Menchie. Sinong nanood? No? Sister Menchie, yung kwento ito yung shepherd na meron siyang alagang sheep. Tapos nawala yung isa, yung 99, nandun pa rin. Pero hindi niya inalintana yung 99. Iniwan niya at hinanap niya yung isang nawawala. Kasi ganun kahalaga sa kanya. At bawat isa sa atin, ganun kamahalaga ang tingin ng Diyos sa atin. The urgent need, ano ba yung kumbaga pinaka-importanting pangangailangan na meron tayo sa ngayon? Let us consider and learn from the numerous problems that we solve by a true focus on soul winning. No? Kasi kung tayo mismo ay ligtas na, how about our families? Ligtas na po ba silang lahat? How about our relatives? How about our friends? How about our neighbors? How about our barangay? Kung hindi natin ito bibigyan ng pansin, hindi natin ito bibigyan ng tuon. Sabi nga po ng Book of Ezekiel, no, kung nabasa po ninyo yung Book of Ezekiel, sabing ganun, tao, kapag hindi mo pinaalalahanan yung mga taong nakakahalubilo mo sa kanilang kasalanan at ito'y namatay, sisingilin ko yan sa iyong mga kamay. Pero, kung pinaalalahanan mo sila at hindi naman sila sumunod, wala ka nang
pananagutan. At yun yung ating pananagutan sa ating kapwa, lalo na sa ating relatives, sa ating families, sa ating friends. We have to win them for Jesus. Amen. Christians are the most blessed and privileged people on earth. Do you agree? The most blessed and privileged people. Why blessed? Blessed to be reconciled to God through Christ. Pero nyo, dati tayong papunta ng hell, biglang nabago yung ating destinasyon dahil sa pag-ibig ng Diyos, because of the love of God for us, hindi na tayo pupunta ng hell. Ngayon ay pupunta na tayo ng heaven. And our destination is already heavenward. And why privilege? Because privilege to be able to bring others into that same relationship. Kaya ikaw mismo sa sarili mo, nakikita ba si Kristo sa buhay mo? Nakikita ba si Kristo sa pananamit mo? Nakikita ba si Kristo sa pagsasalita mo? Nakikita ba si Kristo sa pag-iisip mo? And because of that, kayang-kaya natin mag-win ng soul for Christ because Jesus is in us. Amen po ba? So palakpakan natin ang Lord, at that ends our service for today. So let's all stand. Let's sing yung Jesus, Lover of My Soul. Sino ba nakakaalam nun? Hallelujah. Yes, let's all sing that song, Jesus, Lover of My Soul. Praise God. Hallelujah. Yes, Lord. Hallelujah. Praise God. Truly, thank you, Jesus, for loving us, O God, in spite of who we are and all the things that we've done against the Lord. You still love us, O God. Thank you so much, Lord. Jesus, Lover of my soul. Yes, God. Jesus, I will never let you go. You've taken me from the miry clay. You set my feet upon the rock, and now I know I love you. Yes, Lord. Yes, we need you so much, oh God, in our lives. Through my world may fall, I'll never let yes, Lord. You go. My Savior, my closest friend, and I will worship you until the very end. Jesus, Jesus, I will never let you go. You've taken me from the miry clay. You set my feet upon the rock, and now I know. My world before, I'll never let you go. My Savior, my closest friend, and I will worship you until the very end. I love you, and I need.
my world before, I never let you go. My Savior, my closest friend, and I will worship you until the very end. Yes, Lord. Truly, O God, we give you praise, Lord Jesus. We give you honor. We give you thanks, O God, for what you have done on the cross for us. We thank you so much, Lord. In spite of who we are, you love us, O God. And because of that, Lord, we will be forever grateful, thanking you for what you have done for our salvation, Lord God. Thank you so much, Lord Jesus. And Lord, patuloy nga pong ingatan mo ang buhay na ito na meron kami, O God. And may we live only for you. And help us, God, help us how to bring souls into your hands, O God. Just as you have said in your word, the harvest is already ripe, Lord God. And you need harvesters, Lord. And each one of us, O God, ay patuloy mong tinatawag, Panginoon, upang mag-harvest ng souls for you, Lord. In your mighty name, O God. Kaya ang aming samutiling, Panginoon, give us that boldness. Give us that courage, Lord God. Bigyan mo kami ng kapamaraan, O Diyos, kung paano naming dadalhin ang mga taong nasa aming paligid na wala pang tunay na pagkakilala sa iyo, Panginoon. Patuloy mo kaming turuan, O Diyos. And continue to give us that compassionate heart for the winning souls, O God, for the perishing souls, Lord. In the mighty, mighty name of Jesus. At sa aming buhay, Lord God, we pray na patuloy kang maparangalan, patuloy kang maitanghal, patuloy kang maluwalhati, O Diyos, at patuloy naming gampanan that great commission that you have given unto us, O God. Until you come, Lord, until you come. Use us, Lord, as your extension, Panginoon, here on earth, to preach the good news to the poor and the needy, Lord God. And to you, Lord God, I entrust your people, Lord. Patuloy mong pagpalain ang lahat ng tinatangkilik ng aming mga kamay. And continue to put us in the ministry that you have entrusted unto us to be worthy, Lord God, at kapakipakinabang, Panginoon, in the mighty, mighty name of Jesus. And to you, Lord God, we entrust everything. At patuloy nga na sa iyong mga kamay, Lord God, itinitiwala namin ang lahat ng ito, Panginoon. Be thou magnified, Lord. Be thou glorified, O God. And be thou exalted and adored. In Jesus' mighty, mighty name we pray. Amen. Amen. We will arise and shine for Jesus. Amen po ba? For His light and salvation has come unto us. Amen. Sige po, patuloy po natin ipalapak ang ating mga kamay para sa ating Diyos. And we will sing, Arise, shine, for your light has come. Your light has come. And the glory of the Lord has risen upon thee. Arise, shine, for your light has come. Arise, shine, for your light has come. Your light has come. And the glory of the Lord
within upon you arise. Shine, arise, shine, for your light has come. We have the reason to celebrate, and we have the reason to sing. The windows of heaven are open, blessings are flowing, overflowing. And we will stand for Jesus as we set upon you a right shine, a right shine, for your light has come. We have the reason to celebrate, we have the reason to sing. The windows of heavens are open, blessings are flowing, overflowing. The light of this glory has filled our hearts. Of the Lord will be saying, oh, oh, oh. Everyone who calls in the name of the Lord will be saying, oh, oh, oh. Everyone who calls in the name of the Lord will be saying, oh, oh, oh. Sige po, palakpak po natin ating mga kamay. And we will sing that with our lips, we will declare that with our hearts, we will stand in our faith. With our lips, we declare, with our hearts, we believe Jesus is Lord. With our lips, we declare, with our hearts, we believe Jesus is Lord. We can do better than that. We believe and declare our praise. Jesus is Lord.